Hi guys, good morning. For today's video, pupunta naman tayo ngayon sa Queenstown. Nagaya na naman ng aking mga tropa at naiinip na naman sila dito sa bahay. Pansin nyo naman, 3 a.m. kami nag-alarm at nagising dahil medyo malayo-layo ang aming lalakbayin patungong Queenstown. It almost 4 to 5 hours ang biyahe. Depende pa kung mag-stopover kami. So yun na nga guys, kakatapos ko lang mag-ilamos. At ngayon ay magbibihis na ako at mag-aayos ng mga gamit na dadalhin. Tingnan nyo na nga ang suot ko, nakapolo pa ako. Akala mo naman makikipagbinyag pa. So yun guys, after namin magbihis, nag-almusal muna kami bago kami umalis. Siya nga pala, ako nga pala ang magiging driver nila papunta doon. O diba? May driver pa sila. Siya nga pala guys, hindi ako makakapag-video habang nagbibiyahe. Dahil bawal dito sa New Zealand ang nagte-cellphone habang nagde-drive. At syempre, alam nyo naman na matutulog itong mga kasama ko. So yun na nga guys no, kakadating lang namin dito sa unang destination, dito sa Lake Wanaka. Ang Lake Wanaka, or the fourth largest lake in the seat of the town of Wanaka in the Otago region, dito sa New Zealand. Kaya tara, samahan nyo ako at puntahan natin ang Wanaka Tree. Kung mapapansin nyo, marami nang nalalagas na mga dahon sa mga puno dahil malapit na mag-winter dito. At kung titignan nyo guys, napakaganda talagang tanawin dito sa Lake Wanaka. At natsyempohan pa namin na masama ang panahon. Ang puno ng Wanaka na yun ay kilala rin bilang Wanaka Willow. Isang puno ng willow na matatagpuan sa katimugang dulo ng Lake Wanaka sa region ng Otago ng New Zealand. Ang puno ay nakaupong mag-isa sa tubig at isang sikat na destinasyon para sa mga turista na kumuha ng larawan para ipost sa ilang mga social media. Bilang resulta ng katanyagan nito, ang puno ng Wanaka na yun ay sinadya at hindi sinasadyang nasira sa ilang pagkakataon. So yun nga no guys, paalis na kami dito sa Wanaka Tree dahil lumalakas na rin ang ulan. Ang next destination namin ay pupunta kami sa Ili Point Truck kung saan pwedeng kumain at mag-ihaw dun ng libre. Pero kailangan linisin nyo after nyong gamitin ang ihawan. Doon na din pala kami kakain ng tanghalian. By the way guys, ang Ili Point ay isang sikat at protektadong lugar para sa pamamangka at picnic. After 5 minutes na biyahe ay mapupunta ka naman sa Bremner Bay, isang magandang lugar na pwedeng mag-swimming ang isang pamilya. So yun nga guys, no, malapit na kami sa aming patutunguhan. Bago kami kumain ay binidyo ko muna upang makita nyo ang kagandahan ng isang lake. So yun nga guys, no, nakarating na kami dito sa Ili Point Truck at ngayon ay kakain muna kami. Tara, kakain tayo. Guys, kakatapos lang namin kumain at ngayon pupunta kami sa Cadrona Valley kung saan makikita ang world famous Bradona. Ito ay isang lugar na may fence at doon sinasabit ang mga bra para may pakita nila ang suporta sa breast cancer community or foundation. Kung sa Paris ay love lock, dito naman ay bra fence. After namin sa Cadrona Valley, pupunta naman kami sa Highlands Motorsport Park sa Cromwell. Isa rin itong tourist attraction na kung saan makikita ang iba't ibang sports car na ginagamit sa pangkarera. At pwede mo rin maranasan ang international race circuit ng mabilis. Mula sa supercars hanggang sa U-drive race cars at may go-kart circuit din na may single at tandem cars. Papakita ko din sa inyo ang museum ng mga supercars at mga motorbikes.
Ito naman guys, ito ang tinatawag na Young Guns Virtual Reality Room. Maaari mong magsagawa ng virtual hot lap sa paligid ng Highland Circuit kasama ang mga driver gaya ni na Greg Murphy, Mad Mike at Hayden Padon. Guys, no? After namin pumunta ng Highlands Motor Sports, pumunta naman kami ngayon sa Kawarao River or Gorge. Ang Kawarao Gorge ay isang pangunahing river na nilikha ng Kawarao River sa Central Otago sa South Island ng New Zealand. Ang bangin ay ang lugar ng ilang extreme sports, kabilang ang bungee jumping sa Kawarao Gorge Suspension Bridge at whitewater sports tulad ng kayaking at river boating. Yun guys, after namin pumunta sa Kawarao Gorge ay pumunta naman kami dito sa Arrow Town. Ang Arrow Town naman ay isang historic town ng pagmimina ng ginto sa region ng Otago sa South Island ng New Zealand. Matatagpuan ang Arrow Town sa pampang ng Arrow River. Merong maraming magaganda at na matitibay na mga gusali na ginamit ng mga European at Chinese na immigrants na nanirahan noong panahon ng pagmimina ng ginto ng bayan. So ngayon naman guys ay pupunta kami sa Coronet Peak. Ang Coronet Peak naman ay isang commercial na ski field sa Queenstown. At 7 kilometers ang layo mula sa Arrow Town. At matatagpuan mo ito sa tuktok ng mountain at kailangan mo sumakay sa lift chair or mas kilala bilang cable car. Kaso pagdating namin doon, sarado sila kaya hindi kami natuloy. Sayang naman. So yun nga, bababa na lang kami dahil pupunta na kami sa huling destination namin sa Queenstown. Dahil sa sobrang excite ko, tumayo ko sa sunroof at binidyo ko lang ang sarili ko. So yun nga, habang pababa kami, bibira lang akong tatlo. In 3, 2, 1. Tanan! Narating din namin ang Queenstown. Isa sa pinakasikat na destination o tourist spot sa buong mundo. Known as the adventure capital of the world, Queenstown is home to a range of adventures from the world's first and most famous bungee jumps, the Kawarao Bridge Bungee opens a new window, to jet boat trails through the rugged beauty and unspoiled grandeur of the white water rapids of Shotover River. Go skydiving and take in the epic views of the Southern Alps and surrounding lakes, or for those who like to be a bit closer to the ground, explore the rocky gorges and creek crossings by quad bike. So yun nga guys, nagpark na kami ng sasakyan at ito, naglalakad na kami papunta sa pinakasikat na burger dito sa New Zealand or sa buong mundo. Ang Ferg Burger. Ang inorder pala namin ay yung sikat nilang burger na The Ferg Deluxe. At may kasama siyang prime beef, sticky bacon, cheddar cheese, sweet dill, pickle, lettuce, tomato, red onion, aioli, and tomato relish for $19. Kaya wag nyo na i-convert sa peso guys. After namin kumain sa Ferg Burger, ay pumunta na kami sa Minus 5 Ice Bar. Ang Minus 5 Ice Bar ay mayroong 18 tons na crystal clear ice architecture at makaranas sa matinding temperature na minus 5 degrees. At ito ang original na ice bar ng Queenstown. Lahat na makikita nyo dito ay gawa sa yelo tulad ng ice furniture, handmade ice carvings at pwede kayong bumili at tikman ang kanilang mga cocktails at mocktails gamit ang baso na gawa din sa yelo. Yun na nga guys, no? Nag-order na nga pala kami ng aming mga drinks at syempre yun sa akin juice lang. Syempre kailangan mag-order para di nakakahiya. So yun na nga guys, no? Nagsasayawan na kami dahil napakaganda ng music nila. Hindi ko lang alam ang title, mas mapapasayaw ko talaga sa beat. Feel na feel pa talaga ng tropa ko yan, no? Pero juice lang naman yung iniinom niyan. Alam mo yung feeling na ialamig ka na pero kailangan mong i-enjoy dahil kaya naman experience dito. After namin maubos ang aming mga inumin, pinumabas na din kami, bumalik na kami sa aming sasakyan upang umuwi. Dahil 5 hours na naman ang aming biyahe pauwi ng Timaru. So yun guys, hanggang dito na lang. Hindi man natin napunta ng ibang lugar dito sa Queenstown, ay balang araw mapupuntahan din natin yan. Hindi lang dito, kundi sa buong parte ng New Zealand. Maraming salamat and God bless.
Bye.